mga mag-a-attend po ngayon, si Ma'am Gina from Rizal. Kaway-kaway, Ma'am Gina. Tulog na yata si Ma'am Gina eh. Si Miss Let Espinosa. Ma'am Let, hi. Ayan. O si Ma'am Joanne Delgado. Ma'am Joanne, naririnig po ba ako? Ah, ito po. Siyempre, sikat po sa First Vita Plus, i-acknowledge natin. Si Ma'am Eldina Gumayan. Hello po, Ma'am. Great morning po. Ah, dami natin mga ano ah, mga mag-a-attend sa atin ngayon. So, dalawang programa po yung pag-uusapan natin, ha? Ah, ito pala si Mr. Rodolfo Meria. Alam pa yata si Mr. Rodolfo ngayon, ha? Si Mama Mirna Baisa. Ma'am Mirna, kumusta po? Malinaw po ba? Malinaw po ba? Ayan. May kamag-anak pa pala ako dito, ha? Sandali lang. Si Ma'am Paz Perez. Ma'am Paz, kumusta po? Ayan. Wow, ang dami natin nga, ha? Si Mr. R.D. Rosales. Mr. R.D. Rosales. Naririnig po ba ako, Mr. R.D.? Tulog na po ba ka, Mr. R.D.? Ayan. At saka si Mr. Arvin Paolo. Naintindihan niyo po ba yung kanina pinaliwanag ni Doc? Ganda, ano po? So, yung po pinaliwanag ni Doc, yun po yung ating programa ng pangkalusugan. Doon po ipinapakita kung gaano kaganda yung produkto po natin. At saka kung gaano kahalaga na tayo po ay gumanda talaga yung kalusugan, lalo na sa mga panahon ngayon. Kasi hindi lang po sa Pilipinas, ha? Buong mundo, talagang marami ang nakakasakit sa panahon natin ngayon. Kaya importante na pinag-uusapan natin yan at natututunan po natin yan. Bukod pa po dyan, syempre, dalawang programa, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ako naman po yung magpapaliwanag sa inyo ng pangkabuhayan natin. Oh, ready na po ba kayo? Thumbs up lang po, ready na? Ayan. O, pakilala ko lang po sarili ko. Fidel Perez po, isa po ako sa mga official speaker ng kumpanya natin dito po sa First Vita Plus. Ako po ang may-ari ng Product Center ng Probinsya ng Batangas. At isa po ako sa mga Hall of Fame awardee ng kumpanya natin dito po sa First Vita Plus. Okay, pakilala ko na rin po sa inyo si Ma'am Doyi Taktakan Tumpalan, ang President and CEO ng ating kumpanya. Si Sir Sok Tumpalan naman, siya po ang Chairman. Sila pong mag-asawa ang may-ari, syempre, ng number one MLM company sa Pilipinas, ang First Vita Plus. So, good news po ha, 18 years na po ang kumpanya natin. At sa buong 18 years na yan, marami na po ng mga tao ang natulungan pag ang pinag-usapan ay kalusugan. Bukod po doon, marami na rin po ang mga taong natulungan sa kabuhayan. Marami na po ang nagkaroon ng magandang kinabukasan ng mga tao, no? So, syempre, pag-uusapan po natin yan dahil sabi ko nga, napakarami pong mga taong nagkakasakit at sa ngayon, napakaraming Pilipino ang nahihirap. Kaya naman, siyempre, pag-uusapan natin yung business plan ng kumpanya natin. Ito po yung big time na negosyo na makikita mo ngayon po dito. No? Business plan. So, pero bago po natin pag-uusapan yung business plan na yan, ito muna ang tanong ko sa inyo. Do you want to be wealthy? Gusto nyo bang maging mayaman? Sigurado ako kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, gusto niya yan. Siyempre naman, lalo na sa panahon ngayon, ang daming Pilipinong nagugutom. Ang daming Pilipinong walang trabaho. Di po ba? So kung mabibigyan ka ng pagkakataon, sigurado gusto niya yan. O, alam niyo po ba, ayon sa datos ng DOLE, 2.5 million na mga Pilipino na ang nawala ng hanap buhay o trabaho. Ayon po kay Senator Sin Cabillar, maaari pa yung madagdagan ng 7.5 million ng mga Pilipinong mawalang trabaho. Isipin nyo, paano kaya ang pamilya nila? Kawawa naman ang buhay, hindi po ba? O, ayon din po sa OWA, 30,000 na mga Pilipino na
ang napauwi, nawala ng trabaho o FW, na-repatriate sa Pilipinas. At may susunod pa po na 40,000 ng mga Pilipino din ang pauuwiin, i-repatriate. Isipin niyo po, ang problema, wala namang naghihintay na trabaho sa kanila dito sa Pilipinas. Bukod pa po dyan, dyan na po sa May Manila Bay, marami po dyan mga cruise ship na naka-standby. Alam niyo ba na mayroong 6,000 na mga Pilipino na empleyado ng cruise ship ang naghihintay lang ng clearance para makababa, makauwi sa kanilang mga tahanan. Ang malungkot, majority sa kanila, wala na pong mga trabahong babalikan. Sa Rodriguez Rizal, alam niyo po ba, nako, madaming mamamaya nila dyan. 4 na araw na pumila. Nagumpisa ng madaling araw, pagkatapos, inaabot ng ating gabi, pauwiin, babalik ng madaling araw, pipila ulit hanggang ating gabi. 4 na araw nilang ginawa yon para lang makuha yung inaabangan nilang SAP na ayuda mula sa gobyerno. So bakit ko po kinukwento sa inyo yan? Simple lang, para malaman mo na swerte ka ngayon kasi nakita mo ang first bite of glass. Kasi kapag ikaw na interest dito at nakasali, hindi na po kayo makakasama sa mga datos ng gobyerno na yan. Dahil maaari ka ng kumita, mabago ang iyong buhay at yumaman dito po sa kumpanya ng first bite of glass. O ngayon ang tanong mo, paano ba sasali? Paano ba mag-i-start? Gusto niyo na po bang malaman yan? So ito po, para po makasali, simple lang kailangan gawin. Kailangan mo lang bumili ng First Vita Plus Power Pack. Isang bag po yan. Ang halaga, 8,800. Ang laman ng power pack na yan, 12 boxes. Ang good news, 10 lakh po ang babayaran. Libre ang dalawang kahon at automatic, dealer ka na ng First Vita Plus. Kapag ikaw dealer, ito po maganda, meron kang mga benepisyo. Pag-usapan po natin ang mga benepisyo na pwede mo makuha kapag ikaw dealer ng First Vita Plus. Number one, meron kang 25% discount sa lahat ng produkto ng First Vita Plus. Yan ang po aganda. Bukod pa po doon, pangalawa, meron tayong free use ng ating mga company facilities. Ano ibig sabihin? O, yung po mga pasilidad ng opisina natin, pag po kayo napasyal, nakapunta, libre yung magagamit. Ang main office po natin, nandito sa Meralco Avenue, dito po sa Pasig. Tapos po, buong Pilipinas, pati sa po sa abroad, pati international, meron tayo mga product center, satellite center. Meron po silang mga function room, seminar room. Kung kayo may grupo, gusto nyo magamit kasama sa Pilipisyo. Pangatlo, meron po kayong access, magagamit nyo na po yung website ng kumpanya. www.firstvitaplus.net. Yung pangapat po natin, meron tayong free training and seminar. Katulad po nung natapos kanina ni Dr. Roland Mingyola, yan po yung health symposium. Libre po yon. Ngayon naman po itong ating marketing plan o business plan. Libre rin ibibigay sa'yo. Bukas po meron tayong NDO. Libre rin po yon para sa inyo. Kasama po yan. Dahil hindi lang po kayo basta pasasalihin dito sa kumpanya natin. Tuturuan ka pa kung paano maging magaling na negosyante. Di po maganda yon. O number 5, proven business system. Bakit proven? Kasi po marami nang kumita, marami nang yumaman sa First Vita Plus. Ang tanong ko sa iyo, gusto mong kumita, yes or no? Kung yes ang sagot mo, ang tanong mo naman ulit, paano kikita? Madali lang po yan para kumita. Meron tayong tinatawag na multiple ways to earn. Maraming paraan para kumita. Number one, retail profit. Paano po yan? Yun yung kilala mo na benta-benta. Kasi dahil doon sa 25% discount po sa lahat ng produkto ng First Vita Plus. Ang maganda, wala po tayong kota. Hindi ka pipilitin ng kumpanya. Pero maganda, yung 25% sa lahat ng produkto, may kita ka. Halimbawa, bumili ka ng isang kahon ng dalandaan, ang halaga 880. Dahil dealer ka na, o di meron kang discount, 660 mo lang ang mabayaran. Ibig sabihin na isang kahon may kita ka na 220. Ano maganda? Kung nakakadalawang kahon ka sa loob ng isang araw, meron kang 440. Sa isang buwan, pwede kang kumita ng 13,200. Ito maganda. Yung 13,200 na kita, madali lang. Kahit nasa bahay ka, gamit lang ang cellphone mo, iPad mo,
o kahit yung laptop mo. Dahil nandyan po si Miss Vita. Pwede kang magpa-deliver sa kanya. Pwede kang mag-order. Ano gagawin mo? Pwede kang mag-text, mag-message sa Viber, o kaya po sa Facebook Messenger. Kapag naka-order ka na, yung produkto, ipapadala mismo sa bahay mo. Ganun lang po kadali, ha? O, ito po, yung pangalawang kitaan natin. Online store. Paano kami dito sa online store? Ang simple lang. Bibili ka lang ng website. Ang maganda, yung website mo, naka-set up na para sa'yo. Ang gagawin mo na lang, isi-share mo siya sa social media. Pwede sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Pag na-share mo, i-visit ng mga tao yan. Kapag na-visit nila, makikita nila yan lahat ng produkto ng kumpanya natin. Ito maganda, kapag nag-order, hindi sa'yo. Direkta silang o-order sa opisina. At ang opisina, direktang ipapadala ang order nila kahit nasaan sila sa buong mundo. Ano maganda? Bawat order na dumaan sa website mo, yung 25% ibibigay sa'yo. Ganun lang kasimple. O, ito pa po, yung pangatlo natin. Sales commission. Sa sales commission, pwede kang kumita ng 500 pesos. Kapag nakabenta ka ng power pack. O, paano po yon? Simple lang, katulad nito. Mag-invite ka lang sa ating Zoom meeting. Paatinin mo sa ating webinars. O, ito po, paatinin mo. Halimbawa, yung kumari mo, pinaatan mo sa akin. Na-interest, sumali. Ano ibig sabihin ng sumali? Bumili ng power pack, nag-dealer. Nung siya sumali, ikaw kumita ng 500. Ganun lang kasimple. O ngayon, kung 10 ang naimbita mo, lahat nag-dealer, meron ka 10, 500. Ibig sabihin, walang limit. Kahit ilan pwede. Ang maganda, ito. Kapag platinum o titanium power pack ang pinili mo at nakabenta ka ng platinum o titanium power pack, hindi na 500 ang sales commission mo. 1,000 na ang sales commission mo. O di ba mas malaki? Kung papipiliin kita, anong gusto mo? 500 o 1,000? Siyempre kung ako sa 1,000, malaki yun eh. O ito pa po ang kasunod natin. Number 4, max up sales commission. Paano kakikita sa max up? Kapag platinum power pack ang binili mo. Kapag platinum power pack ang binili mo, di ba may 1,000 ka sa direct o sa sponsor mo? Ang maganda, pwede ka rin kumita sa mga binentahan ng mga tao mo sa baba, up to 8 level. Imaginin mo, bukod sa 1,000 mo, meron ka pang up to 8 level, so pwede ka palang kumita ng hanggang 2,000 sa max up sales commission mo. O, ito pa po ang kasunod natin, number 5. Sales Override Commission or SOC. Paano kakikita? Meron kang 440 pesos na halaga ng produkto. Paano yon? Hindi ba sumali ka? Inimbitahan mo yung kumari mo. Yung kumari mo, inimbitahan niya yung classmate niya. Nung sumali yung classmate niya, ikaw merong 440 na halaga ng produkto. Naka-voucher yan. Papalitan mo ng produkto, pwedeng drink coffee, pwedeng fruity, o kaya naman, dalandan, convenient pa. O, ito yung maganda. Bawat benta ng direktang binentahan mo, ikaw, lagi kang may 440 na makukuha. Nasusundan. Next natin, o ito po, number 6, rebates. O, paano kakikita sa rebates? Kapag yung mga grupo mo sa baba, bumibili, repeat order ng produkto. Kahit personal na panggamit niya o pambenta niya, basta bumili, may kita ka. At ang kita mo, up to third level mo. Halimbawa, bumili yung first level mo, may 3% ka. Yung second level mo, may 2% ka. Yung third level mo, may 1% ka. Ang total niyan ay 6% rebate kada buwan. Ang maganda, 6% rebate para kang kasosyo ng kumpanya. Paano yun? Simple lang. Halimbawa, naimbita mo ako, taga Laguna ako. Bumili ako ng produkto sa Laguna. Bawat bili ko sa Laguna, kahit hindi kita kasama, may rebate ka dito sa Manila. O halimbawa naman, taga Mindanao ako. Naimbita mo ako dito sa Manila. Umuwi na ako ng Mindanao. Marami tayong opisina sa buong Mindanao. Bawat bili ko sa opisina ng Davao, halimbawa, kahit hindi kita kasama, may rebate ka dito sa Manila. At yung rebates mo, binibigay ang every fifth of the month. Yung pinamili ng buong grupo mo ngayong month of June, sa fifth ng July, ibibigay sa'yo yung rebates mo.
kapag namili ang buong grupo mo ng month of July, sa 5th ng August, ibibigay sa'yo ang rebates mo. Masusundan. O, next natin. Ito po yun. Revac rebates. Rebates din, pero mas pinakalaki. Bakit mas pinakalaki? Kasi po, kung kanina hanggang 3rd level ang kita mo, sa rev up to 8th level, pwede kang kumita. Kung sa rebates mo, up to 6%, sa rev up to 15% ang pwedeng kita. Ano lang gagawin mo? Bibili ka lang ng 1,800 every month na halaga ng produkto. Accumulated yan para makuha mo yung mga sales club category na gusto mo. Ang maganda, kapag umabot ka na sa chairman, forever na ang 15% maximum income mo sa rep up rebates mo. Next natin, number 8, group sales override commission or GSO. Magkano pwede kitahin? Pwede kang kumita ng 1,500 every sales month. Para malinaw, bawat pares. Paano yung pares? Simple lang. Kapag ikaw nag-dealer, mag-create ka ng dalawang grupo mo. Group A at Group B. O halimbawa, yung kumare mo na sumali, nilagay mo sa Group A mo. Yung kapatid mo, nilagay mo naman sa Group B mo. Ang sabi ng kumpanya, pag may tao ka sa A, may tao ka sa B, magpapares sila, may additional kang kita, 1,500. Bukod sa 500 mo kanina, dahil lang pares, may 1,500 ka pa. Ganon kaganda. O tapos sabi, group sales. Ibig sabihin, benta ng grupo. Kahit hindi mo benta, kahit hindi mo imbita. Halimbawa, yung kumare mo naka-imbita ng dalawa, classmate at kaibigan niya, nag-dealer. Yung kapatid mo nakabenta sa ka-textmate at ka-Instagram niya, sumali. Dahil may dalawang sumali sa A, may dalawang sumali sa B, magpapare sa'yo. 1-5, 1-5. Sino? Ikaw. Ganun lang kasimple yon. O eto pa, kahit sa abroad o international, pwede ka na mag-imbita. Kasi meron na tayong online registration. Halimbawa, yung grupo mo sa A, naka-imbita sa Japan, nag-dealer. Sa US, Australia, Canada, Europe, meron sa Africa, meron din sa Middle East. Lahat sila nag-dealer. Marami yan. Sumali. Sa kabilang grupo mo sa Visay, may sumali naman sa Bulacan, Bicol, Pampanga, Baguio, Davao, Batangas. Marami yan nag-dealer. O eto, maganda. Kahit hindi ikaw ang nakapagpasali, hindi ikaw nag-imbita. Dahil may sumali sa Group A mo, may sumali sa Group B mo, magpapares pa rin sa'yo. 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Ang dami pong 1-5 niyan. At ang maganda, yung 1-5 mo, up to infinity level. Ano ibig sabihin? Walang tapos. Basta may pares, magwa-1-5 ka ng magwa-1-5. O ngayon, ang tanong mo, hindi kaya kayo lang mga nauna ang kumita? Hindi kaya kaming mga nahuli, maubusan na? Hindi po totoo yan. Kasi sa First Vita Plus, walang nauna, walang nahuli. Ang company po ay naglagay ng limit. Nilagyan niya ng limit yung pwede nang pinatling kitain. Ano yon? Ang company ay naglagay ng maximum GSO. Yung 1-5 mo, nilagyan niya ng limit. Hindi daw lahat pwedeng bayaran. May maximum lang. Hanggang 10 sales months lang per day ang pwedeng bayaran sa atin. O, paano nangyayari yon? Ang transaction natin every week, 5 days transaction. Nag-start ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at Saturday at Monday, isang araw lang ang transaction nun. Meron kang dalawang grupo, A and B. O halimbawa, Tuesday transaction mo, 5 ang nabenta ng group A mo, 7 ang nabenta ng group B mo. Meron kang 5 sales months. Multiply natin sa 1-5, kumita ka ng 7,500. Malaki yun. Isang araw lang, 7-5 ang kinita mo. Sa amin sa Laguna, alam niyo ba kung magkano ang SAP? Ang SAP sa amin ay 6,500 lang. Mas malaki pa ito isang araw mo dito, di ba ba? So ngayon, may sobra ka ngayon dito sa B na dalawa. Kasi 7 yon, wala pang ka-partner. Ibababa lang ang susunod na araw, ang tawag po doon ay waiting. O Wednesday transaction natin, 6 ang nabenta ng A, 4 ang nabenta ng B side mo. So dahil may waiting na dalawa, naging 6 din. Meron kang 6 sales months. O kumita ka ng 9,000 isang araw. O di ba mas malaki na yon? Thursday, 6 sa A, 5 sa B ang nabenta, meron kang 5 sales months. 7-5 ulit ang kinita mo. Dito ipapakita ko sa iyo na walang nauna, walang nahuli. Kaya pantay tayo eh, makikita mo dito. Ikaw, bago ka lang. Mali
maliit ang grupo mo, konti pa lang. Friday, nakabenta ng 12 ang grupo A mo, 15 ang group B. Dapat 12 ang sales match mo. Pero dahil may maximum, 10 lang ang babayaran. Kumita ka ng 15,000. Yan ang pinakamalaki. Ako naman nauna ako sa'yo, mas malaki grupo ko. 20 ang nabenta ng group A ko, 30 na benta ng group B ko, dapat 20 ang sales match ko. Pero 10 lang din ang babayaran. Kumita din ako ng 15,000. O di ba pantay tayo? Tingnan mo ha, yung grupo ko, konti ang benta. Sa akin, mas marami. Pero pareho lang ang babayaran sa atin ng kumpanya. Kaya walang nauna, walang nahuli. Yun po yung maganda rito. Tapos, kung isang linggo natin transaction yan, sa'yo yung transaction, meron kang 54,000 isang linggo. Malaki na yan, pero gross. Bakit gross? Magbabayad tayo sa tax ng 10%. So, babawasin natin yan, meron tayong 48,600. Bukod sa tax na binabawas natin, binabayad natin every week, bibili tayo sa kumpanya. Kapag ikaw ay merong kinita sa GISO, bibili ka sa kumpanya ng isang kahon, ang halaga 660. Naka-voucher yun. Papalitan mo ng produkto, pwedeng melon flavor o kaya naman ay coffee 145. Ang tawag doon ay SCQ, Sales Commission Qualifier. Bakit merong SCQ every week? O mandatory po yan, galing sa government para may bumibili ng produkto. Hindi lang tayo basta kumikita, gumagamit din tayo ng produkto. Ganun po kaganda. O pag binawas natin yan, meron kang 47,940. Yan na po yung 1 week net income mo sa First Vita Plus. Malaki, di ba? Isang linggo lang yan. E sa opisina, isang buwan ang mga nag-iimpleyado yan. Di po ba? O ngayon, eto. Kapag ang grupo mo, yung A and B, lampas na sa 10, every day ang pinapasok. Ibig sabihin, every day maximum pa na. O 15,000 isang araw yon. Potential income mo, eto na ngayon, 15,000 per day, 75,000 per week, at 300,000 per month. Ganyang kalaki. So ano, gigil na gigil ka na ba sa 300,000 na yan? Kung nanggigigil ka na, dadagdagan ko pa. Kasi meron pa tayo na pang 9 na kitaan. Yung tinatawag natin na Platinum Power Advantage. Kapag Platinum Power Pack ang binili mo, naku, nakakabalil to. Kasi kapag Platinum Power Pack ang binili mo, ito maganda. Bukod sa 1,500 na G-Shock mo, meron ka pang 1,700 na P-G-Shock. Kung meron kang 10 sales matches na G-Shock, 1.5 ang isa noon, maximum na 10. Meron ka pang plus 5 maximum na P-G-Shock, 1.7 ang isa. Ibig sabihin, kapag Platinum Power Pack pala ang binili mo, eto potential income mo. Pwede kang kumita ng 23,500 a day, 117,500 a week, at 470,000 per month. O ano, gustong-gusto mo na ba yan? Kung gustong-gusto mo na, wait lang. Kasi meron pa. Yung pang-ten na kitaan natin, ang tawag, titanium plan. Ito maganda. Kapag titanium power pack ang binili mo, naku, ito nakakagigil. Kapag titanium power pack ang binili mo, ang maganda, hindi na 10 sales matches ang maximum mo. Hindi na rin 15. Kasi kapag titanium power pack, maximum mo na 16 sales matches per day. Ibig sabihin, ang potential income mo sa titanium power pack, pwede kang kumita ng 24,000 a day, 120,000 a week, at 480,000 per month. Ganyan kalaki ang kayang ibigay sa'yo ng kumpanya ng First Vita Plus. O ano, nagdi-decision ka na ba? Gustong-gusto mo na bang sumali? Sige nga, kung papipiliin kita ngayon, itatanong ko lang, anong gusto mo? 300,000 per month? 470,000 per month? O 480,000 per month? Sige nga. Pero okay lang, kahit wag ka nang mamili. Alam niyo kung bakit? Ang good news, hindi mo naman talaga kailangang mamili pa. Kasi lahat ng product line natin, meron tayong standard line, meron tayong P-Solution line, Platinum line, at Titanium line. Lahat ng product line na yan, alam nyo ba, pwede mong bilihin ng sabay-sabay. At ang good news,
pwede kang bumili ng take for 4 accounts bawat isa. Ibig sabihin, pwede kang bumili ng 16 accounts ng sabay-sabay. Lahat yan nakapangalan sa'yo. Imagine mo ah, pag nag-maximum lahat, ang mga heads mo na yan, ang mga accounts mo na yan, isipin mo ah, sa standard, pwede kang kumita ng 1.2 million. And then, sa iyong P-Solution, 1.2 million. Sa Platinum mo, pwede kang kumita ng 1.888. Sa Titanium, pwede kang kumita ng 1.920. Kapag pinagsama-sama natin yan, pwede ka na palang kumita ng 6.2 million per month. Diyan ako lang gigigit. Alam nyo ba, pati ako, baliw na baliw ako dyan. Isipin nyo, hindi 1 million ha, hindi 2 million. 6.2 million per month ang pwede mong kitain. Ang maganda, pwede ka nang mag-umpisa ngayon dahil nga may online registration. Kahit nasa bahay ka ngayon, kahit naka-quarantine ka ngayon, pwede mo nang umpisahan ang big time mo na negosyo dito sa First Vita Plus. Tanong, sasali ka na ba o magjo-join? Ngayon na o maya-maya pa? Kaya lang baka nagtatanong pa. Gusto ko naman, maganda, kaya ko yan. Magagawan ko ng paraan. Ang tanong ko lang, Fidel, totoo bang may kumikita sa kumpanya? Totoo bang may umayaman sa First Vita Plus? Ang sagot po, yes. Bakit ko nasabi yan? Kasi isa po ako sa napakaraming mga tao na natulungan at totoong nabago ang buhay dito sa kumpanya ng First Vita Plus. Kanina na nung pakilala ko sa inyo, sabi ko, official speaker, product center owner, and then Hall of Fame awardee. Totoo naman po yun. Kaya lang, ngayon na lang. O, alam niyo po ba, bago ako nakasali, dati lang po akong tricycle driver. 10 years akong tricycle driver sa Laguna, kumikita ako ng 150 pesos ng araw. Pag malakas ang biyahe, umaabot ako ng 200. Nung ako nagka-tricycle, hindi kami nakakapag-grocery ng asawa ko. Kasi maliit lang kita. Yung biyahe ko maghapon, hindi ko sinusulit sa asawa ko yon. Ang gagawin ko bago ako umuwi ng bahay, ako na mamimili. Bigas, ulam, tape, asukal, sabon, toothpaste, shampoo. Alas lahat yung tingi-tingi lang sachet-sachet. Kaya kinabukasan, hindi pwedeng hindi bibiyahe ulit. Meron kaming dalawang anak. Siyempre, bata, nagre-request sa Jollibee. Pupunta naman kami paminsan-minsan. Kaya lang kung pumunta kami sa Jollibee, yung dalawang anak lang namin ang kumakain. Kami mag-asawa, nagkukwentuhan lang kami sa lamesa. Kasi hindi namin kayang umorder ng apat na order ng Jollibee. Noon po yun. Pag may handaan ng pamilya namin, sa amin sa Laguna, probinsya, uso ang handaan. Anniversary, reunion, birthdayan, kasalan, pag hinanap po ako, nasa likod bahay ako noon. Ano ginagawa ko doon? Katulong ako pagkakatay ng baboy, tagagatong ng sinaing, lahat ng uhugasan, ako na yon. Hugas ng kasirola, hugas ng talyase, hugas ng kaldero. Bakit ko ginagawa yon? Kasi wala akong perang pangambag. Kaya ang iniambag ko, servisyo ko na lang. Yun po yung buhay ko dati nung ako tricycle driver pa. Kaya lang nasama din ako dito sa programa ng First Vita Plus. May maganda nangyari sa akin. Alam niyo ba kung ano maganda nangyari sa akin? Nakakapag-grocery na po kami ngayon. Masarap palang magtulak ng pushcart sa grocery store. Ngayon nga, iba na ako mag-grocery. Lahat ng gusto ko, pwede na. Gusto ko yan. Lagay ako sa pushcart. Gusto ko ito. Gusto ko yon. Ganyan lang ako ng ganyan, no? Dampot lang ako ng dampot. Kayo, paano kayo nag-grocery ngayon? Siguro ganito. Gusto ko yan. Ayaw ko pala yan. Pag nakita nyo yung presyo, binabalik mo sa lalagyan. Tama po ba? Noon, ganun kami. Ngayon po, nagbago na. Para mas maintindihan nyo, isi-share ko po sa inyo. Ito po ako dati at yan ang aking tricycle. Butas ang bubong, butas ang flooring. Alam nyo ba, hinihinga lang ako dyan ng 600 sa bubong, 600 sa flooring para i-repair. Hindi ko may pagawa. Kasi ang kinikita, hindi totoong kasya, pinagkakasya lang. Kaya para magpagawa niyan, wala akong budget para dyan. Pero nung masama ko sa programa, sabi ko, may magandang nangyari. Hindi po ba? Ano maganda nangyari sa akin? Oh, bukod sa nakakapag-grocery na kami, yung tricycle ko na yan, pinalitan ko na nito. XRM. Motor. Siyempre, anong pangarap ng tricycle driver? Di motor lang muna. Ano makabili po ako ng motor na yan? Unti-unti, gumaganda negosyo. Ito po sinunod ko. Bumili ako ng kotse. Pero second hand lang muna. Alam nyo ba, nung nabili ko yung kotse na yan, pakiramdam ko, guwapong-guwapo na ako. Imagine po, dating tricycle driver, mag-uwi ng kotse. Pag-uusapan, hindi. Pinag-usapan talaga ako ng mga kapitbahay ko. Alam nyo, kwentuhan nila. Sabi nila, siguro may sugar mommy yan.
kasi hindi pa sila naniniwala sa first buy the plans. Tapos po, nakabili ako ng kotse na yan, pinalitan ko pa yan. Brand new, top of the line, Honda City. O, nung makabili po ako ng kotse na yan, yung mga dating hindi naniniwala, unti-unti, naniniwalaan sila. Ganyan talaga ang mga Pilipino, to see is to believe. Tama po ba? Nakakita ng resulta, maraming naniwala. Nakaipo naman ako ng mahigit 1 million sa bangko. Sige nga, imagine nyo lang, kung may 1 million ka ngayon, anong bibilihin mo? Ako, binili ko sa Calamba City sa Laguna, bumili ako ng 6-door apartment. O, yan po yung binili ko. Nung binili ko, buo na apartment na. May nagre-renta na. Yung mga nagre-renta, sinama na namin sa bentahan. Hindi po sa akin na sila nagre-renta ngayon. 3,000 ang isang kwarto, 6 na kwarto, kumikita ko ng 18,000 kada buwan. Pwede na po bang pangkapi-kapi yan? Oo naman, di po ba? O, para na akong empleyado noon. Tapos, yung kotse ko pag Wednesday, hindi ko mailuwas. Coding ako sa Manila, mauhuli ako kapag lumuwas ako ng Wednesday. O siyempre, para walang problema sa coding, alam niyo ginawa ko, bumili pa ako ng bago, brand new Toyota Grandia. Kasi dati, ang kaya ko lang isama sa Manila dahil kusok ako ang luwas-luwas, tatlo lang, mag-asawa kami, tapos tatlo yung pwede ko isakay. Dito, 11-seater. Kasya ang 20. Halong kadami. Yan na po ako nag-umpisang naging network builder awardee ng kumpanya. Kung hindi nyo po na itatanong, tatlong beses po akong naging number one ng kumpanya natin bilang network builder awardee. At ngayon nga po, isa na ako sa mga Hall of Fame. Ganun kaganda. Sabi ng asawa ko, pa, lagi na lang kotse. Bili naman tayo ng bahay. O di nangarap na po kami ng bahay. Tanong ko lang po sa mga nag-a-attend ngayon, mga nakikinig ngayon, kayo po ba'y nangangarap din ng bahay? Nangangarap ng bahay? Siyempre naman. O, yung up and down, yung apat ang kwarto, may apat na CR, yung may garahe, magandang garden, may tatlong katulong, pogi may-ari. Akin lahat po yun. O, ito po yung bahay ko. Ang halaga niyan, 7.5 million. Imagine niyo po, dating tricycle driver, high school graduate. Alam niyo ba, nung maimbita ako, nung mag-attend ako, nung nakinig ako ng ganitong presentation, wala nga akong pera, wala akong kapital, wala ako nung 8,800. Eh dahil gusto ko, ginawa ko ng paraan, ipinangutang ko yan. Sige, tanong ko lang po sa inyo, nagsisi ba ako ng utang ako dati? Wala akong pinagsisihan, ang laki na ng pinagbago ko ng buhay ko ngayon. Alam niyo ba, nung ako nagta-tricycle pa, pag nag-attend ako sa subdivision, nakakita ko ng ganyang kagandang bahay. Iniisip ko lang, sabi ko, pag binigay sa akin ng may-ari, hindi ko tatanggapin. Alam niyo ko bakit? Kasi ang daming ilaw, hindi ko kayang bayaran ng kuryente. Kung noon yun ang problema ko, pambayad sa kuryente. Pero ngayon, yan na po ang bahay ko. Nakita niyo ba yung dalawang kotse sa gilid? Bukod dyan, meron pa akong isang sasakyan. Gusto niyo makita? O, ito pa po yung isa kong sasakyan. Yung dating tricycle driver, oh, may sports car pa. European car po yan. Ang pangalan niyan, Pujo. Oh, alam niyo ba, pagsakay kami dyan mag-asawa, ay nako, napapalingon yung mga, lampas na nga kami, lumilingon pa yung mga tao eh. Yung iba nga, nagmumura pa. Sabi, hayop, ang ganda. Sabi ko sa asawa ko, ma, minumura ka. Joke lang po. No? So, tapos, yan po ay nangyari ay 15 years namin ginagawa ang negosyo ng First Final Plus. Pwede na po bang resulta yon? 15 years? Oo naman. Ang totoo, mabilis nga yan. Magtanong kayo sa kapitolyo nyo, 10 taon o 15 years na empleyado doon, walang ganyang kotse. Maghanap ka ng kapitbahay mong teacher, nag-retire na, hindi ganyang kotse ang binili. At, eto, hanapin mo yung mga kapitbahay mong nag-a-abroad. 15 years na doon, walang ganyang kotse sa bahay nila. Tama po ba ako? Ibig sabihin, mabilis. Kasi kumikita. Nag-join ako dito October 15, 2005. Mula October hanggang December yung 2015 ko, kumita ako ng 10,350. Maliit lang muna, pero ganun po talaga sa umpisa. Maliit lang. Alam nyo ba nung sumali ako, sabi ko, sa sarili ko, 2,000 lang nadagdag income, masayang masena ako. Kasi ang pangarap ko noon, pag meron akong 2,000 every month sa isang taon, makakapagpagawa na ako ng bago kong sidecar. Yun lang pangarap ko. Pero alam niyo po ba,
hindi lang 10 ulit ng pangarap ko ang binigay sa akin, 100 ulit na yata ang binigay sa akin. Ganyan kaganda ang negosyo natin sa First Vita Plus. Magugulat ka, yung pangarap mo ngayon, 10 ulit na bumubuhos pa ang blessing na nanggagaling sa kumpanya. Kaya naman tuloy-tuloy, 2006, kumita po ako ng 140,000 isang taon. Para na ako empleyado. Ang maganda, kapag empleyado, fix ang income mo. Sa First Vita Plus, pwedeng madoble, pwedeng matriple, at pwedeng paulit-ulit ang dami ng kita. 2007, kumita ako ng 409,000 isang taon. O, di ba laki? 2008, dito ko po nakuha yung aking first million. O, imagine nyo, oh. So, tuwan-tuwa ako dyan. Sabi ko, milyonaryo na ako kasi nakuha ko yung first million to. 2009, 3.2 million. 2010, 4.1 million. 2011, 4.5 million. 2012, 4.9 million. Ganyan po kalalaki ang kinikita ko. Nag-umpisa ng maliit hanggang sa dire-diretso. 2013, kumita ako ng 5.8 million. 2014, 8.8 million. 2015, 8.8 million. 2016, 10 million. Isang taon. Imagine niyo naman. Sino kayang empleyado ang kukikita ng ganyan sa isang taon? 2017, 10.7 million. 2018, 10 million. 2019, 10 million po ulit. Alam niyo ba kinita ko? From 2005 hanggang 2019, kumita na po ako ng 92,468,999. Ha? Ano? Gusto niyo pa ba? 92 million sa loob ng 15 taon. Isipin niyo kung gaano kalaki. Kaya naman, siyempre, dahil malaki ang kinikita, alam niyo po ba, talagang negosyante na ako ngayon. Hindi na po ako yung ordinaryong tao dati na tricycle driver na walang pangarap. Ngayon po, punong-puno ako ng pangarap. Dahil, alam niyo ba, hindi lang bulsa ang nagkakalaman dito kapag sumali kayo sa First Vita Plus. Alam niyo ba, pati yung kaalaman mo, yung kamalayan mo sa pagkita ng pera at pagninegosyo, ituturo sa'yo ng kumpanya nito ng First Vita Plus. O dahil kumikita, alam niyo maganda, sa Cabuyao City sa Laguna, nagpagawa kami ng Vita Eagles building. O, may sarili kami doon. Alam niyo po ba, 6 na apartment ang likod niyan. Yung dalawang commercial yung harapan. 4,000 ang apartment, 6 yun, kumikita kami ng 24,000 a month. Meron kaming dalawang commercial, 15,000 ang isa, 30,000 po isang buwan nun. Pag pinagsama natin doon, kumikita kami ng 54,000 isang buwan. O, pwede na kaya yon? Pang-retirement kami mag-asawa. Tapos, siyempre, dire-diretso po, meron pa po kaming condo unit sa Shore Residences sa may Mall of Asia. Ang maganda, pinaparentahan din po namin yan. Ang nagre-renta dyan, Chinese. Ang renta niyan isang buwan, 45,000. Sige nga po, pagsama-samahin natin, 45,000 sa condo, 54,000 doon sa aming commercial, tapos meron kaming 18,000 doon sa aming apartment. Magkano lahat? 117,000 passive income. Saan ang galing? Dito lang po sa napakagandang kumpanya na nakita mo, ang kumpanya ng First Vita Plus. Grabe, no? Oh, pero alam niyo po ba? Nabago na po ang buhay ko. From tricycle driver, naghihirap, walang pera, iba na po kami ngayon. Tingnan niyo naman pati tabit ko, oh. Pan-tricycle driver po ba yan? Ibang-iba na. Oh, kaya lang, alam niyo po ba, pag naalala ko nung araw na ako tricycle driver pa, nangingiti ako. Alam niyo kung bakit? Nasasabi kong mahirap maging mahirap. Agree po ba kayo? Totoo yan kasi karanasan ko. Ang mahirap gawin ng isang tao naghihirap, yung kapag gipit na gipit ka sa pera, kailangan mong mangutang sa ibang tao. Karanasan ko dati, yung dalawang anak ko may sipon. Dahil sa drill lang bibiling ko. Ilang bahay na napuntahan ko, 100 pesos lang kailangan ko, walang magpautang sa akin. Worst na nangyari, ito hindi ko makalimutan. Worst na nangyari, hawak na yung pera, ayaw pang ibigay. Sabi sa akin, pare Fidel, may 100 ako, mangako ka muna, kailan mo ibabalik? Kailangan ko pang mangako bago mautang ang pera nila. Pero hindi yan ang masakit. Ang masakit, ang mangutang ka sa kamag-anak mo. Totoo po yan. Kasi yung motor ko, dalawang buwang hindi ko nahulugan.
Sabi ko sa nanay ko, nay, samahan mo ako sa kapatid mo, mangungutang ako sa kanya. Uncle ko po yun. Sinamahan ako ng nanay ko. Nagsabi ako ng pera sa kanya. Alam niyo ba sinermonan ako? Sabi sa akin, hindi niyo pala kayang hulog ang motor na ganyan. Kuha kayo ng kuha. Tapos ang aabala kayo ng mga tao. Mga kalahating oras akong sinesermonan. Pagkatapos ng kalahating oras, sabi sa akin, wala. Wala pala eh. Alam niyo ba sama ng loob ko? Galit na galit nga ako eh. Pero alam niyo, nung nandito na ako sa First Vita Plus, dito meron akong natutunan. Gusto niyo i-share ko sa inyo? Ang natutunan ko dito, hindi pala solusyon na magalit kayo sa mga taong inuutangan mo na hindi ka nang pautang. Alam mo, solusyon sa problema mo, pagandahin mo ang kabuhayan mo, paramihin mo ang pera mo para kahit kailan, hindi ka na mauutang sa ibang tao. O, di po, maganda yun. Alam niyo ba, nung araw, nung ako tricycle driver pa, pag magpapasko, pumipila ako sa barangay, nangihingi ako ng stop. Alam niyo ba yung stop? Uso ko ngayon yun, may pandemic. Yung stop, relief yun. Ang kasapa, ang kapalit po nun, mga grocery items. Pag hindi ako nabigyan sa barangay, nakikipila pa ako sa munisipyo. Nagbabaka sakaling, baka doon ako mabigyan. Baka may kesa yung grocery, panlagay namin sa lamesa, wala kami pagbili noong mga panahon na yun. Ang problema, pag ikaw yung pinakamababang tao sa lipunan, wala kang connection kay mayor, lalong hindi ka nabibigyan. Totoo po yan, nangyayari ngayon. Ang dami pong umiiyak sa SAP, hindi nabigyan. Oh, kasi ganoon nga ang buhay. Alam niyo ba, umuwi ako malungkot. Kaya lang naintindihan ko, ganoon talaga ang buhay. Wala akong control doon. Alam niyo na sumali ako sa First Vita Plus, hindi agad ako kumita. 2010, nararamdaman ko, kumikita na ako. Alam niyo kung anong ginawa ko? Namili ako ng 20 na kabarangay namin, yung pinakahirap na hirap sa buhay. Bispiras ng Pasko, nangangaroling kami sa kanila. Ayaw magbukas. Kasi nga, wala naman silang pera eh. Pero pinipilit namin katukin. Pag nagbukas, sabi nila, pasensya na, wala kami pera. Ang totoo, kami ang may dalang grocery items panghanda po nila sa Pasko. 2011, ginawa kong 40 na kabarangay namin, kinaroling namin, binigyan namin ng aginaldo. 2012, ginawa kong 80 na kabarangay namin, kinaroling namin, binigyan namin ang aginaldo. 2013, 120 na kabarangay namin, inihintay na kami. Sabi nila, o pupunta kaya si Napidel? Alam niyo po ba yung 120 na bahay na kinantahan namin? Halos inabot kami ng umaga. Ang sasama pa naman ang boses namin. Alam niyo ba, bawat isang balot ng groceries na 120 na piraso, 500 ang halaga yun. Sige nga po, multiply natin sa 120. 60,000 yun, magdamag ko lang pinamigay. Pero okay lang, at least nakakatulong naman. Tama po ba? Kaya alam niyo, nasa mulod na Pasko, hindi na kami namigay. Kasi napag-usapan namin yung mag-asawa, yung pinamimigay namin pagkain sa kanila, pag nakain nila yon, tapos ang tulong namin. Alam niyo kung anong ginawa namin? Kumuha po kami ng mga kabataan, nagpaaral po kami ng college. Ang good news, tapos na po sila ngayon, napag-aralan namin sila. Nakakalabing tatlong college student na po ang napag-aral namin. O tingnan niyo po ako. Dating tricycle driver, high school graduate, probinsyano, walang pera, naghihirap, nanghihingi pa nga eh. Pero ngayon, kaya ko nang makatulong sa iba. Sige nga po, itatanong ko lang sa inyong lahat. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, saan mo gustong lumagay? Ikaw ang tinutulungan o ikaw ang nakakatulong? Kung mapangarap niyo po makatulong sa ibang tao, ano muna gawin mo? Tulungan mo muna ang sarili mo. Sumama ka muna sa amin dito sa First Vita Plus. Para pag yumaman ka rito, marami ka ng pera, matutulungan mo na lahat ng taong gusto mong tulungan sa kanila. Alam niyo po bang masarap mabuhay pag marami kang pera? Pero hindi ko sinasabing ang magpapasaya sa tao, pera lang. Kaya lang, kailangan kasi natin, araw-araw yan, lalo na sa panahon ngayon. Tama po ba? O ba't ko nasabing masarap mabuhay pag marami kang pera? Kasi karanasan ko na. Yung asawa ko po, magbe-birthday. October ang birthday niya. Hindi ko binabate. Akala niya nakalimutan ko. Malapit na birthday, galit na galit sa akin. Ang hindi niya alam, nagpabook ako sa Boracay. Kaming dalawa lang. O, ayan po. Alam niyo kung saan nag-stay dyan? Regency Hotel. Isa po sa magandang hotel sa Boracay. Ang ganda ng hotel namin. Tatlong araw kami dyan. Alam niyo kung anong ginawa namin doon? Itanong niyo kung ano? Namasyal. Ano po bang hinihintay niyo? Siyempre, namasyal kami doon. O, tingnan niyo po yung asawa ko, ang saya-saya. Kasi hindi siya makapaniwala yung dating tricycle driver na pinakasalan niya, kaya na siyang dalhin sa Boracay ngayon. Hindi po ba big deal yun?
O sige nga, kung hindi big deal, kayo pong lahat na nakikinig ngayon, yung mga kababaihan na may asawa, gusto ko lang itanong, kumusta po kayo? Kailan kayo ulit ipinanood ng sine ng mga asawa? Utang na loob, nagsara na po ang mga sinehan. Anong point ko? O ikaw nga, ipanood ka lang ng sine ng asawa mo, masaya ka na. Yung asawa ko kaya, sa Boracay ko dinala, di po ba mas masaya? Yung anak ko, nag-birthday. Hindi, pinasyal ko sila. Gusto niyo malam ako saan? Kami mag-anak, namasyal po kami sa Singapore. Tapos, nag-birthday ako. Sabi ng asawa ko pa, babawi ako sa'yo. Ipapasyal din kita. Ipinasyal ako ng asawa ko. Gusto niyo malam ako saan? Kaming mag-asawa, namasyal kami sa Beijing, China. Inakyat po namin yung Great Wall of China na yan. Alam niyo ba, nung pumunta kami, ang lamig sa China. Umakit kami, tanghaling tapat, naka-jacket, inalamig kami. Apat na araw kami dyan, ang ganda ng hotel namin. Alam nyo kung anong ginawa namin doon? Itanong nyo ulit. Namasyal nga, ano bang hinihintay nyo sa doon? namasyal po kami doon, imagine ninyo. Tapos, ito pa po. Nag-birthday ulit yung asawa ko. Siyempre, love na love ko yan. Niregaluhan ko. Itanong nyo kung ano. Ito po, niregaluhan ko siya ng Mini Cooper. Ang halaga, 2.7 million. Isipin nyo, regalo ko lang sa asawa ko, 2.7 million. Sige nga po, itatanong ko ulit sa mga kababaihan na nakikinig ngayon. Gusto ko lang pong itanong, pakitaas ang kamay lang ha. Kayo kaya po, niregaluhan ng ganyang kagandang kotse ng mga ng asawa nyo. Tanong, mamayang gabi, maliligo? Hindi. Naligo na po yung asawa ko. No? Tapos, ito pa po maganda. Birthday po niya yan. October, November, sabi ko sa asawa ko, ma, parang mainit yata sa Pilipinas ha, magpalamig kaya tayo. Alam nyo kung saan kami nagpalamig? Hindi po sa rep, dito kami nagpalamig. Sa London, UK. Tingnan nyo, akalain nyo ba ng isang katulad ko makarating dyan? Alam nyo ba, hindi ko na pinangarap yung London na yan. Malay ko sa London, hindi po abot ng pangarap ko yan. Kaya lang, ganito po kaganda ang kumpanya ng First Vita Plus. Hindi mo na pinapangarap dahil masipag ka at tinrabaho mo, pwedeng ibigay sa'yo ng kumpanya ng First Vita Plus. Totoong London po yan ha. Hindi yan yung pinupuntahan ng mga empleyado. Ang pinupuntahan nila, loan dito, loan doon. Loan dito, loan doon. O ito po, totoong London yan. Tapos, nag-birthday ulit yung anak ko. Alam niyo ba kung saan kami namasyal? O dyan. 10 araw kami sa Japan. Isipin niyo po, apat kami. Alam niyo po ba magkano ang package papunta sa Japan pag mag-abroad kayo? 85,000 ang isa. E kung apat po kami, magkano yun? Isama mo pa yung pagkain namin. Pagkatapos po, isama mo pa yung pang shopping. Mga kalahating milyon, mahigit ang ginastos ko dyan. Pero okay na. Kaya naman ako nagsumikap para sa pamilya ko. Hindi naman ako nagsusugal. Hindi naman ako nagiinom. Wala naman akong bisyo. Ang bisyo ko, gumastos para mapasaya ang pamilya ko. Kayo ba? Gusto niyo rin yun? O tapos po, nag-birthday ulit yung asawa ko. Dito ko siya dinala. Namasyal po kami sa South Korea. Birthday ulit ng anak ko. Nako, eto po. Namasyal kami sa Hong Kong. Nagpunta kami sa Disneyland. Tapos, birthday ulit ng asawa ko. Siyempre, social na social ang asawa ko. Dito po kami namasyal sa Sydney, Australia. O, eto po yung totoo. Ibig sabihin, hindi po kayo binobola rito. Kasi kung bola-bola lang, aboy, baka hindi ko kaya makarating ng Australia. Baka hindi ko kaya makapunta sa London. Kasi kung wala tayong pera, baka visa pa lang, hindi na tayo ma-approve. Tama po ba? Pero dahil totoong kumpanya at totoong may kumikita, yan po yung nangyayari sa amin dito sa First Vita Plus. Dire-diretso po yung blessing na nakukuha namin dito po sa kumpanya ng First Vita Plus. Nag-birthday po ulit yung anak ko. O ang request niya is no. Bumalik po kami sa South Korea. O ayan. Kaming mag-anak na, kasama na namin yung dalawang anak namin. O, nagpunta po kami sa ski resort. Tingnan niyo po yung dalawang anak ko. Ang gaganda ng ngiti. Yan yung mga ngiti na hindi mo kayang bayaran ng pera. Alam niyo, sa totoo lang, nung makita ko yung First Vita Plus, komportable na ako sa buhay ko. Di ko naman alam na mahirap yung kalagayan ko na tricycle driver. Sabi ko, okay lang na tumanda akong tricycle driver. Okay na sa akin na mamatay akong tricycle driver. Kaya nung makita ko yung First Vita Plus, sumali pa rin ako. Alam niyo kung bakit? Dahil dyan sa dalawang anak ko na yan. Isipin niyo, kung hindi ako yumama sa First Vita Plus, ano kayang buhay nila ngayon?
Pareho pa naman lalaki. Sige nga po, imagine nyo, ano kaya ang buhay nila? Pag tinatanong ko yan, marami nagsasabi, malamang tricycle driver din. Kaya lang, eto problema ko. Hindi ko kayang bumili ng bagong tricycle. Anong gagawin namin? Shifting kami sa tricycle ko? Isang 6-2, isang 2-10, at saka 10-6. Baka ako pang 10-6 kasi ako pinakamatanda. Kawawa naman ako. Si Buwa. Mabuti na lang nag-first by the class ako at umaman po ako dito sa kumpanya ng first by the class. O tapos po, eto pa. Birthday ulit nung asawa ko nung 2019 lang. Alam niyo po ba kung saan kami namasyal? O, nagpunta po kami sa Osaka, Japan. Imagine niyo po. Eto pa ang isa. Ang advantage mo kapag ikaw kasali sa first by the class, dealer ka ng first by the class, lalo meron po kayong partner sa buhay. Nako, yung relasyon nyo po, mas magiging matibay. Totoo. Kasi po, imagine nyo kami mag-asawa, di kami nag-iwalay. Lagi po kami magkasama. Tapos, palagi kami nagtutur. Eh, karaniwang problema ng tao, ano? Pera. Yan po yung hindi namin pinoproblema ngayon. Kaya masarap yung buhay mag-asawa namin. Kaya I suggest, nako, gawin mo yung first by the class. Kung gusto mong mas mapalapit sa pamilya mo, seryosohin nyo po itong kumpanya natin, itong negosyo natin. Tapos, dire-diretso po, o eto, December 2019, pinaghandaan ko po yung birthday ng anak kong bunso, 18 years old niya, niregaluhan ko naman siya ng Honda City Sports. Top of the line po yan. Yung anak ko na yan, kung napansin nyo po, yan yung bata na karga-karga ko sa tricycle nung nag-umpisa. Yung batang yan, kasabay kong nagsakripisyo. Alam nyo ba na kumain ng kanin niya, 7 years old na, hindi ko pinapakain ng kanin talaga. Tinitimplahan ko lang yan ng first by the class at saka gatas. Tapos iniiwanan ko yan sa bahay mag-isa. Tinuruan ko na nga magtimpla ng sarili niyang gatas. Sabi ko sa kanya nung araw, anak, magtiis ka lang. Sabi ko sa kanya, tsaga-tsaga lang tayo. Pagyaman natin, saka ka bumawi. Eh di naman niya naintindihan yung sinasabi ko dahil musmus pa naman. Kaya lang, ngayon po, tingnan nyo, yung magbe-birthday, nag-a-abroad. Ngayon po, yung huling birthday, yung birthday niya ng December, kotse naman ang naregalo ko sa kanya. Pawi-pawi na po ako sa kanya. Sobra pa sa ipinangako ko sa kanya. O tapos, yung panganay ko pong anak, alam nyo po ba ngayon? O ito po ang sasakyan niya. Naka-brand, naka-Montero Sports, brand nyo po yan. Tapos, naka-Ducati Scrambler. Siya po ang bumili niyan. Yung Montero Sports, siya bumili niya. Yung Ducati, ako po bumili. Pero hinuhulugan niya sa akin. Siyempre, wala nang libre sa panahon ngayon. Ang point lang, kaya niyang bayaran yan. Kasi dealer din po siya ng First by the Plus. Official speaker din po siya sa First by the Plus. Yung batang yan, hindi yan dati naniniwala sa akin. Pag nagkukwento ko, yayaman ako, kinokontra ako niya. Sabi niya, paano kaya yaman? Tricycle driver ka lang. Paano ko magkakakotse? Wala naman tayong pera. Hindi siya naniniwala. Kasi nga, realidad naman eh. Paano ko yayaman? Wala naman siya nakikita. Kaya lang, alam niyo po ba maganda? O yung batang yan na dating hindi naniniwala, ngayon kasama ko sa negosyo ng First by the Plus. Masaya kaming humahataw, nagtatrabaho at kumikita sa napakagandang kumpanya ng First by the Plus. O tapos po, eto pa po yun, sasakyan ko ngayon. Naka Ford Raptor ako. Yan po yung dalala kong sasakyan ngayon, Ford Raptor. Imagine niyo yung dating tricycle driver. O pinakita ko po sa inyong lahat, alam niyo kung bakit? Para maramdaman mo, baka naghihirap ka ngayon, totoong may pag-asang magbago ang buhay mo dito sa kumpanya ng First by the Plus. Kaya kung na-interest ka, kung nagustuhan mo, mag-decision ka na ngayon. Sumali ka na ngayon. Dahil sinisigurado ko sa iyo, kung nabago ang buhay ng isang tricycle driver na katulad ko, sigurado, mangyayari din sa'yo. O yun lamang po, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pakikinig. Sana po na-interest kayo. At great morning po sa inyong lahat. Thank you. Sa Mindanao, hawak kamay sa paisigaw. Ang bisa at galing ng ating produkto sa hirap at ginhawa. First by the Plus tayo. Plus, tayo ay ulan.
Sila ay